ating last na sumbong ataksyon. Sige po, Nay. Andito po si... okay, naantay lang natin si Idol Raffy. Okay, sa mga nais pong magsumbong o magreklamo, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Open po kami from Mondays to Fridays. 9 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. And kung kayo po ay isang OFW o nasa probinsya, pwede po kayo magpadala ng inyong representative dito para po ma-interview po namin. Okay? Idol Raffy. Okay, naantay pa rin natin. And please mag-subscribe pa rin po kayo sa YouTube channel ni Idol Raffy, Raffy 2 in Action YouTube channel. Meron po yung 3.5 million subscribers. Okay? And habang inaantay natin si Idol Raffy, andito si Jimeliza Aguilar. Ayan si Nanay. Nay, lapit po kayo sa mikropono. Habang inaantay po natin si Idol Raffy, andito si Jimeliza Aguilar and nais niya pong makipagbalikan sa kanyang asawa na may iba ng mahal. Okay. Nay, ano pong nangyari? Isa po kang OFW. Idol Raffy? Hello. Apo. Yes. Idol, nandito ngayon si Jimeliza Aguilar and nais niyang makipagbalikan sa kanyang asawa na may iba na daw pong mahal. Aray ko. Yes po. Si Melissa. Ma'am Melissa. Nasaan kasi si asawa niya si Seth? Ano pangalan ni Seth? Si Mr. Gogi Aguilar. Ha? Gogi. Sino? Gogi. Idol. Gogi ay Aguilar. Aguilar. Okay, Ma'am Melissa, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Ako po isang... Gusto mo kipagbalikan kay Gogi? Opo, Seth. Sir. Ba, pero meron na siyang ibang mahal. Kasalo ba kayo? Po. Kasalo kayo ni Gogi? Opo, sir. Oh. Sayang sa gusto niya, dapat kumalas muna siya dyan kay kung sino man yung kasama niya. Kasi pwede siya makulong, pwede siya makasuhan. Yan nga po, sir. Sabi ano niya, ba nangyari, ma'am? Bakit napariwara si Sir Gogi? Sir, umpisa nung nag-OFW po ako, meron na po siyang ibang babae. Ngayon sinasabi niya sa akin na wala daw. Pero nagsama sila. May bata po, sir, pero hindi ko alam kung anak nila yung dinidinay niya pong anak niya yung bata. Gusto ko lang po sanang patunayan kung anak niya po ba talaga yung bata kasi dinidinay niya. At saka yung babae po, sir, ang sabi niya noon, tawag nito, inaya lang daw niya pong magsama sila, sumama na sa kanya yung babae. Niyaya siya ng babae na sumama na agad siya. Opo. Tapos siya parang aso na pag sinabi, sama ka na sa akin dito, tutoy, sama na agad. Ayun nga po, sir. Tapos iniwanan niya po ang bahay namin. Pero naman po siya sa mga anak ko, pero hindi pa po sapat na supportahan niya po yung mga bata kasi may college po ako, sir. Ngayon, nagbibigay lang din siya ng sustento sa panganay ko. Pero hindi po ako nagre-reklamo tsaka inuobliga na sustentuhan niya po yung anak ko. Kung ano lang po yung okay, Sherry, makakausap ba natin Idol, si nasa linya na po Aguilar? Si Mr. Gogi. Nasa linya na po. Mr. Aguilar, sir. Yes po, sir. Sir. May malaking problema ka, sir. Una, sir, ikaw ay pang... meron na parang iba at pangalawa, meron ka pang anak doon sa iba na yan. Sir, pwede po bang magpaliwanag ako, sir, bago lahat, sir? Kung saan kami nagmula, kung bakit po, kami nagkagulo. Pwede po ba, sir? Sige po. Una sa lahat po niyan, sir. Kung tutuusin, sir, hindi po ako nakipaghiwalay, kundi siya po. Ano? Ang nangyari po kasi, bakit sir? Po siya nakipaghiwalay? Ganito po, sir. Pwede kong i-explain po sa inyo, sir. Pakibilisan lang, sir. Paano tayo maubusan ng oras, sir? Sige po. Napakabahala po, sir, kung detalye. 2020, 2014 o 15, nasa ibang bansa po siya, sir. Ngayon, noong time na yun, okay pa naman ang komunikasyon namin hanggang sa the time na medyo may nakita ako sa laging siyang walang time sa aming mag-ama. May nakita ako sa biglang sa wall niya na isang lalaki na Jake Reyes na naka-indicate pa doon na binati niya ng happy birthday tapos may big pa tapos may I love you. So, yun yung pinag-discussionan namin, sir. Mahabang discussionan yun. Yun lang. Yun yung pinagsimulan, sir. Yun yung pinagsimulan namin ng away. Tapos, hanggang laging pinag-aawayan namin yung pinag-aawayan ng pinag-aawayan, ayaw pa rin niya tantanan. So,
sabi ko, kung talagang wala kayong pinagsamahan dyan sa lalaking yan, i-block mo yan sa FB mo para maniwala ako. Mm-hmm. So wala pa rin. Mas gusto pa rin yung gusto niya. So, nung lagi kami nag-away, so nag-decide siya na makipag-iwalay sa akin. So ako naman, nung una, oo, masakit para sa akin kasi siyang mismo nakipag-iwalay sa akin eh. Imbis na magwala ako, mag-inom ako, mag-disyo ako, hindi. Ah, nag-focus ako sa anak ko. Kasi yung anak ko nung time na yun, na magkagulo kaming mag-asawa, walang alam. Kasi graduating po yung panganay namin ng fourth year, sir. So, ang ginawa ko, hindi ko pinaalam sa anak ko dahil ayaw ko mapiktuan yung pag-aaral niya dahil graduating ng fourth year. Yes, sir. So, yun yung nangyari. So, nung nakagraduate na yung anak ko ng fourth year, so, instead na pauwi na siya, hindi niya ginawa, nag-decide siya na mag-recontract ng renew ng kontrata niya, hindi niya pinapaalam sa akin. Wala ko siya, kasi naman, wala na daw akong pakialam dahil hiwalay na nga kami. So, hinayaan ko siya. So, ilang taon. Okay, sige, sir. Bago tayo maubusan, sir, ng oras, ha? Makasingit, sir. Ma'am Melissa. Oh, sir. Ma'am Melissa. Sir. Ikaw palang una ng lalaki. Hindi po, sir. Siya po, simulat sa pulsar nung maliit pa po yung panganay namin, tinakas niya sa akin yung bata. Ma'am, may anak po siya. Ma'am, pakisagot lamang po, ma'am. Eh, sino po yung lalaki na nakita niya sa wall mo na inilabi mo, grinit mo? That time po, sir, nang-aano lang yan, naggagawa lang siya ng para niya. Pero po, sir, ano na yun, ginagawa na niyo yun sa akin no, na may anak pa siya sa labas. Ma'am, pakisagot po, ma'am, pakisagot, ma'am. Kasi kayo po una pumunta diyan sa aming studio in the first place. At ang sinasabi mo, eh, ito pong si mister mo ay hindi ho faithful. Ano po? Opo. Ngayon, ma'am, para maging patas naman, sagutin mo naman itong tanong namin na para malaman din namin kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo. Okay. Sino ho yung nasa wall mo na nakita po ni mister? Yun po, sir, po mga ano lang po namin sa Facebook po noon, sir. Tapos, pinag-ano niya sa akin na boyfriend ko daw. Hindi, pero sino po yun, ma'am? Sino yun? Naging boyfriend ko po, sir, noon. Pero, ano, parang yung sa Facebook lang. Tapos, pero siya po, sir, ayun, talagang nambababae na siya. So, ma'am, kayo po may kasalanan. May kasalanan din kayo, ma'am. So, hindi niyo po pwedeng akusahan si mister ninyo sa pagiging unfaithful kung kayo rin po pala ay gumagawa rin ng hindi tama, which is nakikipag-boyfriend sa Facebook, kahit na Facebook man yan, sa nakikipag-boyfriend sa ibang lalaki. Isa siya nga po, sir, may kinakasama, iniwanan pa po niya yung bahay, tapos binahay pa niya po yung babae. Ma'am, maski na ma'am, diba itong si lalaki, itong si mister mo, eh, sinasabihan ka na niya, natantanan mo na yan, ayaw mo pa rin tantanan. Hindi, ang sir, nangyari, nagagawa lang po siya ng mga kwento-kwento. Para tuloy-tuloy pa rin ang kaligayahan nyo ni mister. Anong pangalan ng lalaki, ma'am? Gogi po, idol. Hindi, yung lalaki yung boyfriend niya, yung inilabi ni ma'am. Ano pangalan? Noon po yun, sir, Jake Reyes, sir. Jake Reyes. Si Jake. Oh, bakit hindi mo kasi tinantanan si Jake at hindi mo iniwan na lang? At sir, wala na po yun, sir. Tapos nung ano na yung time na yun, nanahimik na lang ako para wala po yung away namin na mag-asawa. Pero masakit mo sa akin din yun na ano na iniwanan na lang po niya yung bahay na nakisama po ng babae na kung sino-sino na yung mga babaeng inaano niya, kinakasama niya. Alam mo ma'am, meron ka ring mali eh. Kasi kung talagang inaamin ko naman po, sir, mo na ma'am, pakinggan niyo muna ako, ma'am, please. Nakikita mo, nagkakaproblema ng inyong pamilya talagang, na itong si mister, may sinasama ng babae sa bahay ninyo, tiniiwan ng bahay ninyo, tiniiwan yung anak nyo. Bakit mo pa dinagdagan na magkipag-boyfriend ka sa Jake na yan? Saan ang ginawa mo, ma'am? Iniwanan mo na lang trabaho mo dyan. Kung saan man trabaho na yan, umuwi ka na ng Pilipinas para mabuulit yung pamilya nyo. Umuwi po ako nun, sir, pero hindi nakipag-usap sa akin. Ma'am, pakinggan mo ako. Mas importante yung pamilya kahit sa trabaho. Yung trabaho po inahanap. Pero once nabuwag ang pamilya, wala na po. End of the world na yan para sa family. Oh. Di ba, ma'am? Mahirap na magkabalikan. So may mali ka rin, ma'am. Sana ikaw pong gumawa ng remedyo. Ikaw yung bumalik ng bansa. Iniwan mo si Jake. Nang sa gayon, eh, kayo po'y buo na nitong si Gogi. Wala naman po yun, sir, noon na, pero ako na yung binaliktad niya na ako na yung gumagawa na nakipag-boyfriend samantalang siya po yung nambababae na may anak pa po siya sa ibang babae. Ma'am, bo, ganito na lang po. Ang abulin na natin yung suporta. Huwag na lang po sa pambababae kasi kayo po ay nanlalaki din. Di ba, ma'am? Pangit naman ho, hindi naman patas kung didikdikin natin itong silalaki sa kanyang pambababae, whereas ikaw naman pala ay nanlalaki.
So para maging neutral na lang tayo, doon na lang sa suporta. Huwag na kung sino na lalaki, kung sino na babae. Pwede ba? Ma'am? Opo. Idol, makasigit po. May kasalanan ka rin eh. Wala tayong time ano? Opo, 3:58 na po, Idol. Ah, sige, paalam na muna tayo. Sige ma'am, off-air, kausapin na lang po. Pag-usapin yes, namin kayo ni Mister at subukan naman namin masubihin yung problema. Sa ngayon, happy to po. Mabuhay tayo mga Pilipino, mabuhay okay. Mga OFW. Bukas naman ulit muli. God bless. Okay. Happy birthday po muli kay Idol Rafi and tomorrow po ulit. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat po. Buhay po.